guys, what's up? Mabalik Jason X Gaming. Panibagong video na naman tayo guys. So today, pag-uusapan naman natin ang paano mag-farm ng Zenny, okay? So guys, I know some of you hindi masyado importante ang Zenny, okay? Maring dahil low level ka pa at saka hindi mo pa kailangan. Ang syempre, pag low level ka, ibang habol mo, okay? Pero once guys na makatungtong ka na sa level na ganito, level 61, or maybe let's say pagtungtong mo ng level 55 pataas, okay, doon nalalabas yung kailangan mo pa sa Zenny, okay? So guys, before tayo mag-start, please tulungan niyo ako sa channel guys, please subscribe, like, hit the bell button na rin para masuportahan niyo ako at para lumakas tayo dito syempre, para makapagawa tayo ng mga mas magagandang quality na video, okay? So yeah, balik tayo sa topic. For me guys, itong masasabi ko, Zenny, isa sa mga pinaka-importanteng resource to maliban sa crystal and diamonds. Actually, for me, ito ang pinaka, isa sa mga pinaka-importanteng resource. Actually, well, second to sa crystals, okay? Yung diamonds, wag na natin pag-usapan yun dahil, you know, para lang yun sa mga, sa mga malakas. So, sa ating mga free-to-play players, kailangan nating kumayod para lumakas dito, no? So Zenny, isa sa mga pinaka-importanteng resource. So ang question is, saan ka kung magpa-farm ng Zenny? So meron akong top 5 na spawning area or mobs na dapat mong puntahan at, you know, tambayan para makapag-ipon ka ng marami-raming Zenny. So I'm talking about like millions of Zenny na mapa-farm mo. First, start tayo sa low level muna. So, let's say, magsistart tayo sa level 50. Kasi doon magsisimula ang lahat-lahat yun. Kasi level 40, guys, wala level pa lang talaga yung habol mo dyan. Wala pa yan mga, hindi mo pa habol yung apps or ano. Well, let's say, nag-apps ka na, pero yung Zenny, hindi mo pa priority. Okay, so, of course, doon tayo sa crystal muna. Pero, once na dito ka na nga sa level na to, kakailanganin mo na ng maraming Zenny, especially once you hit level 60. So I'll explain it later guys. So first area is, okay, Ant Cavern guys, okay? Ant Cavern. Bakit ko nasabing Ant Cavern? Nandito kasi guys yung monster na Pier or Pier. Ewan ko lang kung tama ang pag-pronounce ko. Ang Pier guys, yun na yung mga langgam, okay? Yung langgam na green. So, check natin ah. So, Pier, I don't know. So, okay. Ito yung Pier guys, level 51. So, once nag-hit ka na ng mga level 48, punta ka na agad dito. Kasi nga, mataba tong mga langgam na to, okay? Marami to ibibigay sa inyo. Kasi, mataas yung kanila, I mean, marami sila. Yung population nila is 5 every spawn. Pwede mong nakawin yung dalawang spawn sabay if kaya mo sa level mo, okay? Yun kasi yung ginagawa ko sa ngayon eh. Babalik din ako dito sa Pier area kasi kailangan ko ng card na magic attack para sa headgear ko, okay? Actually, nagka-card hunting na ako ngayon. Hindi ko na pinapriority yung level at yung job XP. Yung base at job. So ngayon, nagka-card hunting ako kasi medyo iwan ako sa card. At meron akong plano. Pero saka ako nasasabihin sa inyo. So yun ang pinaka-first na spot na mob na dapat mong tambayan pagdating sa Zenny farming. So next guys, I suggest na pumunta na kayo dito sa ito, itong pina-farman ko ngayon. Sa pen. So bakit sa pen? Una, malaki ang bigay ng job XP dito. At saka marami din sila, population nila, 3 per spawn. And then, nakikita nyo naman to guys, ang nakukuha ko na spawn is like 2 to 3 spawn area. So guys, ito na yung progress ko pa lang sa ngayon. Ang lightning bolt ko, tumatama na ng, umabot na ng 107k. Para sa current level ko, kaya ko silang hugutin dahil meron akong chain lightning. So, pag tinira ko yung isa, magkoconnect dun sa kabila. Okay, so kaya marami akong nakukuha ng mobs. Pero pag hindi ka pa high wizard, syempre, stick ka muna sa isa or dalawang spawn lang para safe. At saka, highly recommended na rin guys na dapat i-level 10 nyo yung firewall ninyo. Okay, kasi ito yung magiging bread and butter ninyo pagdating sa farming para hindi kayo galawin ng mobs at para hindi magasto sa pots. So yun, ito ang pangalawa. Pangatlo guys,
doon kayo pag once you hit actually guys, balikan natin yung Ant Cavern o yung doon sa lugar ng mga langgam. Meron pang isang spawn area doon na well mayaman din sa Zenny. Yun ay ang Vitata. Yung itim na langgam, yung mataba ang puwet. So yung Vitata guys, malaki din ang bigay noon. Mas malaki pa sa bigay ng pier at saka mas malaki ang XP na makukuha mo doon. Pero yun lang, unfortunately, yung card niya ay hindi para sa wizard or hindi para sa class natin. So ito guys, ito yung Vitata. So level 55, same lang din naman ang dinadrop niya tulad sa pier. Pero yung card is for knights. For me ha, pang knight itong Vitata card. So kasi final penetration plus 6%. So hindi to para sa atin, fortunately. So kailangan mo na lang siyang ibenta or you know, i-bound. I-deposit mo na lang siya sa ano mo, card awakening, para sa card awakening. So yun. Kasi ang Vitata guys, 5 spawn din siya. Pero well, for me ha, hindi ko masyadong nire-recommend to. Pero kasama na rin siya sa top 5 po dahil nga malakas magbigay ng Zen ito. Pero hindi ko siya nire-recommend guys na tambayan niyo forever. Or if level 55 na kayo, wag kayo mag-stay dito na matagal. Kasi guys, maraming players na pupunta dito at mag-aagawan lang kayo. Pero kung matyaga ka naman, kaya mo maghanap ng free na area, well, it's up to you na rin. Kasi if you know, kayang-kaya mo naman, go. So pang-apat is if ito. So once na nagtungtong ka na ng level 60 guys, try mo puntahan ang Mars na monster. Ito sila yung mga squid. Nire-recommend ko to guys once na kakatungtong mo pa lang ng level 60. Kasi ito mga Mars, safe ka dito, hindi ka gagalawin ito dahil sobrang bagal ng movement speed nito guys. Bago pa sila makalapit sa'yo, or actually never na sila makakalapit sa'yo kasi bago pa sila makadikit, meron ka pang firewall, di ba? So patay na sila. So based dun sa nabasa kong website ng Monster Database, 175% ang extra damage pag tinira natin itong mga monster, you know, mga water monster. So ibig sabihin, mabilis na silang mamamatay pag lightning yung skills mo. So lightning bolt, you know, Lord of Vermilion, Jupiter, lightning, chain lightning, yun. At 4 card, well, magic damage resistance. Hindi natin masyado kailangan to guys, okay? So ang suggest na lang na itago nyo na lang tong card deposit sa 4 card awakening. Last na mare-recommend ko sa inyo for Zenny farming is yung Arklos. Tama ba? Basta Arklos. Yung mga mukhang ipis, okay? So ito sila. Itong Arklos, level 61. So pasok siya sa iyong Odin, yung level mo, 'di ba? Meron tayo sa Odin na ito, ipa-check ko sa inyo. Where is it? Okay, ito. So yung master level, base level. So level 60, for example, level 60 ka na at level 61 yung mob, pasok pa siya dahil ito nga, 100% pa rin yung makukuha mo doon sa mobs. Ibig sabihin, yung drop rate hindi bababa. So mas malaki pa rin yung makukuha mong, you know, drops doon sa mob na yun. Pero once gap na gap ka na sa mob mo, syempre babawas yun guys, mga 80% na lang. So hindi ka na masyadong makakuha ng mga resources doon, okay? So yun. So Arklos 5 spawn din siya, sa pyramid siya makikita. Doon siya sa mga Minotaur or Minoros pala, sorry. Minoros doon sa mga doon sa tabi ng Isis. So punta kayo doon guys, okay doon. At maganda pa doon guys is makakakuha ka ng card na Arklos card. Malaki ang bigay, maganda ang bigay nun. So guys, ito ang isa sa mga hinahanap ng mga one hand user na wizard. Ito, Arklos card, dahil bigay nito water attribute enhancement plus 10, wind attribute enhancement plus 10 rin. So maganda, maganda para sa Storm Gust pati Lord of Vermilion, which is combo. Sila guys, earth attribute pala to. Pero don't worry guys, gamitan nyo pa rin ng Storm Gust to at Lord of Vermilion kasi nga mako-convert naman to sila into water once na ma-ice sila ng Storm Gust. So, yun.
hindi naman gaano matigas to guys, pero pag low level ka pa, pagkaka 60 mo pa lang, medyo mafe-feel mo yung tigas nila. Pero yun nga, progress guys, kailangan nyo rin lumakas para mapabilis yung farming nyo. Extra tip for farming na rin pala, tulad itong ginawa ko guys, tinan nyo, meron ako isang bakante dito, and then ang mga kinuha ko lang na skill ay electric or lightning skills lang, and then buff, and then firewall na level 10. So bakit may bakante? Kasi guys, nagro-rotate itong mga skill, okay? So pag nag-rotate ang skill, ibig sabihin habang hindi mo pa nababato yung next skill mo, yun ang isusunod niya, okay? So ang mangyari yun, madidelay yung ibang skill mo. So ang suggestion ko guys is yung mga skill na hindi naman dapat ilagay, tanggalin niyo na lang muna. At saka if kaya niyo mag-create ng loadout tulad sa akin, meron akong loadout for KVM, single burst targets, and then AFK farming, and then meron din akong ghost kasi nga dito sa tatlo wala akong masyadong ghost skill. So ghost naka-separate to, and then lightning. So well, for me, this is my own preference guys, okay? So ito yung aking build. So ang ginagamit ko ngayon is yung ghost and light. So lahat to, meron akong ghost kaunti lang naman. Yung mga instant cast lang, walang channeling tulad nitong napalm beat, and then yung Jupiter Thunder. Actually, no need na ng Jupiter Thunder dito sa pen. Dapat ano lang, dito lang kayo mag-stick sa lightning bolt para walang delay. Pero for me, wala, trip lang. Pwede ko naman tanggalin kung gusto lang. Yun ang lima kong top 5 kong best farming site. Actually, mayroon akong extra 2 guys, pero I don't recommend this. Okay? Kasi medyo matigas yung mga mobs, and dahil doon madidelay yung farming mo. Sayang naman. Kasi syempre ang pinakakalaban natin dito yung oras. Okay? So, ang last 2 recommendations ko guys, actually not recommendation ko, optional lang naman kung if kaya niyo na, is doon sa Mark and doon sa Deviace. So Mark is level 67 mob. Okay, ito yung Mark, level 67 water, 5 spawn din siya guys, at maganda dito guys yung area niya, kaya mong kumuha ng 3 spawn. So 15. Pero guys, sobrang hirap noon kasi mawawala agad yung firewall mo at mob. Lalamunin ka ng 15 of Mark. Pwede kang mamatay habang nag-AFK farming ka, okay? Pero pag malakas ka naman, kompleto na ang skin mo, pwede ka naman pumunta doon at for Zenny farming lang. Ito, ang card niya is damage, ito lang. Well, hindi naman masyado importante sa ngayon, okay? Sa ngayon, hindi siya masyado importante. Pero pwede nang itago. So, ito, same sa mga tulad sa ibang water monsters, ang drops. And then, yung Deviace. So, itong mukhang pufferfish. Yun sa level 69, medyo matigas tong mga to, at ito yung pinaka list sa listahan ko guys, kasi merong skill tong mga to, water ball, or tama ba, yeah, water ball. So I really don't recommend this guys, okay? Pero limang spawn niya, pwede kung malakas ka na, pwede kang pumunta dito for Zenny farming, okay? So yung tipong meron ka ng SE, meron ka ng malakas na yung damage mo, pwede ka dito. Yun yung mga recommendation ko for Zenny farming. Masasabi ko guys, after nyo mag overnight, ang makukuha yung mga Zenny pag ganito ang style nyo sa pagpa-farm, makaka-uwi kayo ng mga 500,000 Zenny. Okay? So everyday yon. So suggest ko lang, once na nag-hit na yung 5 AM, or no, 6 AM dito sa Pilipinas, once na nag-hit na 6 AM, mag-reset na yung dailies. So ang gagawin nyo, bilisan nyo agad, i-clear nyo agad lahat ng, tapusin nyo lahat ng dailies nyo, and then balik agad kayo dito sa farming site para mas maraming oras na pagpa-farm, mas marami kayo makukuhang drops, and mas marami kayo masisell. So kung sobrang tsaga nyo guys magbenta, I suggest na ibenta nyo na lang sa mga merchants, sa ibang players, kasi mas malaki yung makukuha nyo yung Zenny doon. Plus, nakatulong pa kayo sa ibang players. Kasi kung hindi nyo sila bentahan guys, mamumulubi rin yung mga yun . So, ang mangyari is, well, babagsak ang ekonomiya. Alam mo na. Siyempre, yung Zenny kailangan umikot.
kung ibibenta mo siya sa kung ibibenta mo lang naman siya sa NPC, hindi iikot yung pera, okay? Kasi pinunta mo na sa binenta mo na sa NPC. So paano pa iikot yung Zenny? So yun nga, yun lang yun lang yung mga recommendations ko guys, or you know, guide or tips na pwede kong maibigay for farming Zenny. Again, please support my channel guys para maka-create din tayo ng mas magagandang you know, videos for Ragnarok X next generation. And next guys, mag-create naman tayo ng video for pet taming, okay? So meron ako dito, ito, nakikita niyo to, itong hornet. Meron akong level 14 pet dito. Watch out for my other videos for Ragnarok X, okay? So guys, thank you and see you sa mga next videos ko. Peace out.